Bago tayo magsimula, JIP, simpleng katanungan lang. Gusto nyo ba ang i-upload natin bukas ay yung kwento na ni Nestor, yung grupo ng Sinaglangit? Hashtag letter A kung game na game, at hashtag letter B naman kung ibang kwento muna. Yung bawat kasagutan nyo, mahalaga yan, JIP, kasi dyan ako bumabatay kung ano yung susunod kong i-upload. Kaya sana sumagot ang lahat, maligaya kung babasahin ng comment section. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Luis. Taong 1990, probinsya ng Siquijor. Nang mga panahong ito, isang estudyante sa sikat na universidad sa Maynila itong si Luis. Pinalaki ng mga magulang na nasusunod ang lahat ng luho, kaya medyo may kagaspangan ang pag-uugali. At dahil dito, nagkaroon siya ng kakaibang karanasan na lubusang nakapagpabago ng pagtrato niya sa ibang tao. Kilalang kilala si Luis sa kanilang lugar bilang isang delinkwente. Madalas nasasangkot sa mga gulo at talagang walang respeto sa mga nakakatanda. Nagsimula ang pagbabago sa kanyang pagkataon nang minsan siyang makulong. Nasangkot ang binata sa isang away. At nang malaman nito ng kanyang ama ay hindi na nito napigilan ang galit. Habang nasa loob ng kulungan ay pinagsabihan si Luis ng kanyang ama. Talagang hindi ka magtitino, Luis. Wala na akong magagawa para sa'yo. Kaya manigas ka dyan sa loob ng kulungan. Paglayang paglaya mo, ipapatid kita sa probinsya. Doon ka manirahan kasama ng lolo at lola mo. Tignan natin kung hindi ka pa tumino. Wika ni Mang Ramon sabay alis. Sanay si Luis sa ganitong eksena. Hindi nakukumpleto ang isang linggo nang hindi nasasangkot sa gulo ang binata at hindi nasesermonan ng kanyang ama. Ulila na itong si Luis at nag-iisang anak. Masasabing kulang sa atensyon ng magulang ang binata dahil palaging wala ang kanyang ama dahil sa pag-aasikaso ng mga negosyo sa ibang bansa. Makalipas ang ilang araw ay pinalaya din si Luis. Wala namang nagsampa ng kaso sa mga taong nag-agrabyado. Nung araw din na yon ay sinundo siya ng kanyang ama at inilipad papunta sa probinsya ng Siquijor. Ano naman gagawin ko dito sa probinsya? Nakakainis naman eh. Ayoko dito. Mas mabuti pang hinayaan nyo na lang ako doon sa kulungan eh. Wika ni Luis at hindi naman sumasagot ang ama. At habang nasa daan papunta sa tahanan ng lolo't lola, napapansin ng binata ang magandang tanawin sa paligid. Tila biglang nagbago ang modo ni Luis at nanatili itong tahimik sa buong 2 oras na biyahe. Hanggang sa huminto ang kanilang sasakyan sa isang bahay na gawa sa kahoy. Makaluma ang disenyo nito, na parang gawa pa nung panahon ng Kastila. May 2 palapag ang bahay at yari sa pinagtagpi-tagping kapis ang mga bintana. Napalunok ng laway si Luis. Dahil kung pagmamasdan mo ang tahanan, parang maihahalin tulad mo ito sa mga nakakatakot na pelikula. Wala po bang multo dyan, Dad? Nakakatakot po eh. Wika ni Luis. Walang mga multo dyan. Engkanto meron. Kaya umayos ka kung ayaw mong lumaki yung ano mo. Tugon ng tatay. Napakamot na lang ng ulo si Luis sa sinabi nito. Sa kabila ng pagiging strikto ng ama, hindi nito matatago ang walang kapantay na pagmamahal ng tatay. Pinaliwanag ni Mang Ramon ang dahilan kung bakit gusto niyang tumino si Luis. Unawain mo sana, anak, kung bakit ko ginagawa to. Hindi habang buhay mananatili ako sa mundo. Paano ka nalang pag wala na ako? Kaya pakiusap, baguhin mo ang pamamaraan mo sa buhay. Magpakatino ka! Wika ng ama bago umalis.
Hindi naman sumasagot si Luis. Ngunit sa kaloob-looban nito ay sumasang-ayon siya sa sinabi ni Mang Ramon. Sa isip niya, marahil tama ang kanyang ama at ang pagpunta niya sa probinsya nila ang magiging dahilan upang maituwid ang kanyang buhay. Bago pa man tumuloy si Mang Ramon, ipinakilala nito kay Luis ang lolo't lola niya. Laking gulat ng binata dahil kung titignan ng dalawang matanda, halos kasing edad lang ito ng kanyang ama. Alam mo anak, ipinanganak ako ng lola mo sa edad na 15. Maaga silang nagsama ng lolo mo dahil na din sa tradisyon ng kanika nilang mga angkan. Pagpapaliwanag ni Mang Ramon. Ipinagkasundo kami ng mga magulang namin na po. Pero ang hindi alam ng nanang at tatang ko, matagal na kaming magkasintahan ng lolo kong Chengbo. Wika ng lolo ni Luis na itago na lang natin sa pangalang Mang Fernan. Ay, oo nga apo. Tama ang lolo Fernan mo. Ay, ang buong akala nga namin hindi kami magkakatuloyan dahil sinabi ng mga magulang naming na ipagkasundo na kami. Pero ito kami ngayon. Kami pala ang pinagkasundo ng mga magulang namin. Naguluhan si Luis sa kwento ng dalawang matanda. Pero nakitawa siya bilang pagbibigay ng respeto. May isang bagay ka pang kailangan malaman sa lolo't lola mo anak. Ang mga angkang pinagmulan nila ay lahi ng mga babaylan. Kapwa malalakas na angkan at ang dahilan kung bakit sila ay pinagkasundo ay para hindi mapunta sa iba ang kakayahang maaari nilang manahin mula sa mga magulang nila. Wika ni Mang Ramon. Nagulat si Luis dahil hindi makikita sa dalawang matanda ang kanilang kakayahan. Ibig sabihin, Dad, mga albularyo sila? We, hindi nga. Pabirong wika ni Luis na hindi naman nagustuhan ni Aling Kunsing. Hinawakan niya ang binata sa kamay. Laking gulat ni Luis dahil bigla siyang nakaramdam ng kuryente na dumaloy mula sa kamay ng matanda. Papunta ito sa kanyang katawan. Napatayo ang binata at nakaramdam ng takot kay Aling Kunsing. Hindi nagbibiro ang tatay mo, Luis. Halika, kumain na tayo. Simpleng wika ni Aling Kunsing. Matapos kumain ay itinuro ni Mang Fernan ang silid na tutulugan ng binata. Namangha ito dahil napakalaki nun. At puro antik na kagamitan ang nasa loob. Matulog ka na po at bukas maaga tayong gigising dahil may pupuntahan tayo. Tumango si Luis bilang tugon. Ngunit hindi pa rin nawawala sa isipan niya ang ginawa ni Aling Kunsing. Kinabukasan, madilim pang nagising si Luis dahil sa tilaok ng manok. Hindi rin ito nakatulog ng maayos dahil nanibago ang katawan niya sa bagong kapaligiran. Paglabas ng kwarto ay nakasalubong niya si Tatang Fernan. Inabutan siya nito ng isang tasa ng kape. O magkape ka muna ng mainitan niyang sikmura mo. Maglalakad-lakad tayo sa tabing dagat. Pupuntahan natin yung bangkang ginagamit ng tatay mo sa pangingisda. Wika ni Mang Fernan. Natuwa si Luis dahil gusto niyang magpunta sa dagat. Alam niyo po, Lo, hindi po talaga ako nakakapunta masyado sa dagat eh. Hindi kasi nagkaroon ng panahon sa akin sina Dad kasi palagi po silang nakatutok sa negosyo nila. Halata ni Mang Fernan ang kalungkutan sa binata. Napagtanto ng matanda na may kakulangan din si Ramon sa anak. O siya. Kung tapos ka ng magkape, lumakad na tayo para maabutan natin ang pagdaong ng bangka ng tatay mo. Wika ni Mang Fernan. Pagdating sa dalampasigan ay bumungad kay Luis ang napakagandang sikat ng araw. Napapangiti ito habang nakatitig sa malagintong liwanag. Hindi nito namalayan na unti-unti na pala siyang naglalakad papunta sa tubig. At hindi sinasadyang nakabangga ang isang dalaga. Aray ko naman,
Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Uwi ka ng dalaga. Dali-dali naman itong tinulungan ni Luis na makatayo. Ay nako, pasensya ka na. Nagandaan kasi ko sa sikat ng araw dito eh. Hindi tuloy kita napansin. Luis nga pala yung pangalan ko. Tugon ng binata. Napangiti naman ang dalaga habang pinapagpag ang buhangin sa kanyang kasuotan. Bakit ba? Sa pinanggalingan mo ba wala bang ganyan? Tanong ng dalaga na pinatulan naman ni Luis. Eh kasi sa amin puro building eh. Kaya hindi ko nakikita yung pagsikat at paglubog ng araw. Wika nito habang nagkakamot ng ulo. Natawa naman ang dalaga. At ito ang naging daylan ng simula ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Luis na ito din pala ang magdudulot ng kapahamakan sa kanya. Tuwing umaga ay mag-isang nagpupunta si Luis sa dalampasigan upang makipagkita kay Lena. Hanggang sa nalaman nito ni Mang Fernan, agad niyang kinausap si Luis. Apo, mukhang nagkakamabutihan kayo ni Lena. Hindi naman sa pinamasama ko ang pagkakaibigan niyo pero papayuhan kita po. Mas mabuti kung lalayo ka sa kanya. Wika ni Mang Fernan. Bakit naman po? Eh mabait naman po si Lena. Tanong ni Luis. Oo apo, mabait si Lena pero ang pamilya niya, isa sa mga kalaban ng angka ni Lola Conchingbo. Pinatay nila ang nakababatang kapatid ng Lola mo, kaya hanggang ngayon may alitan pa din ang pamilya nila. At hindi may iwasang madamay tayo, kaya hanggat maaari, umiwas ka. Paliwanag ni Mang Fernan ngunit hindi nakinig si Luis. Patuloy siyang nakipagkita kay Lena. Walang kamalay-malay ang binata na nagsisimula na pala ang alitang pilit iniiwasan ni Mang Fernan. Isang hapon, pag-uwi ni Luis ay kaagad siyang sinalubong ni Mang Fernan. Nagulat ang binata dahil bigla siyang pinagalitan ng matanda. Hindi ka talaga marunong makinig, Luis. Tignan mo ngayon ang ginawa mo. Halika, umakyat ka sa bahay at tignan mo kung anong naging resulta ng katigasan ng ulo mo. Wika ni Mang Fernan. Pag-akyat ni Luis sa tahanan ay nakita niya ang isang babaeng dinadaluhan ni Nanang Kunching. Ano pong nangyari sa kanya, Lolo? Tanong ni Luis. Pinsan mo ang babaeng yan. Siya ang pinarurusahan ng mga kaanak ni Lena dahil sa pakikipagkaibigan mo sa kanya. Ngayon kung hindi ka pa din makikinig, patuloy na mapapahamak ang mga kamag-anak natin. Tugon ni Mang Fernan. Hindi naniwala si Luis sa sinasabi ng matanda. Dali-dali itong tumakbo palabas ng tahanan upang tanungin si Lena. At ang malaking pagkakamali ng binata, sumugod pa ito sa mismong tahanan ng dalaga. Pagdating niya sa labas ng bakuran ay kaagad siyang sinalubong ng mga magulang nito. Ang lakas naman ng loob mong tumapak sa bakurang ito, binatang apo ni Kunching. Hindi mo ba alam na pwede kitang patayin ngayon mismo? Wika ng isang lalaki. Bigla ring nagsalita ang isang babae sa tabi nito. Talagang hindi kayo titigil hanggat walang nasasaktan. Pilit na kaming lumalayo sa gulo, pero heto na naman kayo. Hindi maunawaan ni Luis ang mga sinasabi nito. Naliwanagan lang siya nang lumabas si Lena. Lena, ano ba yung sinasabi nila? Hindi ko maintindihan yung nangyayari. Tanong ng binata. Agad namang lumapit sa kanya si Lena at nagpaliwanag. Yung pamilya namin galit sa Lola Conching mo eh. Alam kong wala kang kinalaman dito pero hindi nila mauunawaan yung Luis. Kaya mas makakabuti pa para sa atin lahat na iwasan na lang natin yung isa't isa eh. Wika ng dalaga. Ngunit nagmatigas si Luis. Isa sa pinakakahinaan ni Luis ay ang katigasan ng ulo. Pilit nitong pinaglalaban ang isang bagay kung alam niyang nasa tama.
Hindi naman yata tama na idamay nila tayo sa matagal na nilang alitan. Kayo naman po, mawalang galang po pero sa palagay nyo ba magkakaroon ng kapayapaan kung patuloy kayo magtatanim ng galit sa isa't isa? Tanong ni Luis. Ngunit imbis na tumugon ay nanatiling tahimik ang mag-asawa. Laking gulat ni Luis dahil hindi niya maikilos ang mga kamay at paa. Nay, itigil niyo po yan, nanay, tatay. Wala pong kinalaman si Luis dito. Wika ni Lena. Agad namang tumugon ang kanyang ama. Kadugo siya ni Kunching, kaya pare-pareho lang sila. Tugon ni Mang Celso. Ngunit napahinto sila nang biglang marinig ang boses ni Aling Kunching. Talagang wala kayong kadala-dala, Celso! Hindi pa ba sapat ang pagpatay nyo sa kapatid ko? Gusto nyo pang idamay ang apo ko? Biglang lumuhod ang mag-asawa sa harapan ni Nanang Kunching. Nang lingunin ni Luis ang lola niya, nakaramdam ito ng kakaibang kilabot. Ibinaling niya ang tingin sa mga magulang ni Lena. Halatang pinipilit ng mga ito ang makatayo. Napagtanto ni Luis na kagagawan ng lola niya ang pagkaluhod ng dalawa. Minsan ko na kayong binalaan na huwag gagalawin ang mga kamag-anak ko o kahit sinong malapit sa akin. Ano ba talagang gusto niyong mangyari? Halata ang galit sa boses ng matanda. Sa pagkakataong ito, nanatiling nakaluhod ang mag-asawa sa lupa. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdatingan ang iba pang kamag-anak ni Lena. Maya-maya pa ay dumating na din si Mang Fernan kasama ang kanilang mga kamag-anak. Nilapitan nito si Luis upang maitayo. Umalis ka na dito, Luis. Hindi mo mapipigilan ang lola Kunching mo. Huling pagkakataon na ang ibinigay niya sa pamilya ng mga mambabarang na to. Tumingin si Luis kay Nanang Kunching. Nakatitig lang din ito sa kanya at tumatango. Lola, nakikiusap po ako. Huwag niyo po silang papatayin. Hindi naman po kailangang umabot sa ganyan eh. Wika ni Luis. Nilingon siya ng matanda at tumugon. Bigyan mo ko ng isang karapat-dapat na dahilan para pagbigyan ko ang hiling mo, apo. Dahil kung sariling panghuhusga ko ang susundin, dapat matagal ng patay ang dalawang mag-asawag to. Kung hindi dahil sa pangako nila noon, malamang pinag-aagawan na ng mga demonyo ang kaluluwa nila sa impyerno. Napalunok si Luis at muling nagsalita. Alam ko po yung hidwaan sa pagitan ng mga angkan. Tama po kayo, masakit nga po yung mga kaganapan pero hindi po ba mas masakit kung habang buhay dadalhin yung poot sa isa't isa? Hindi po ba mas mahirap mamuhay ng may dinadalang galit? Hindi po ba mahirap makisalamuha sa mga tao na alam mong anumang oras ay maaaring sumaksak sa likuran mo? Oo nga po, mas bata po ako sa inyo. Pero maniwala man po kayo sa hindi, lahat ng sinasabi ko na pagdaanan ko na. At sa nakikita ko ngayon, napagtanto kong hindi ito ang buhay na gusto ko eh. Ipinadala ko ng tatay ko dito para baguhin ang pag-uugali at pananaw ko. Sa palagay ko gumagana yung plano niya. Dahil pagkakataon na mismo ang nagpapamukha sa akin na masakit ang katotohanan. Kaya pakiusap po, Lola, at sa inyo din po, Manong Celso, itigil na po natin to. Matapos magsalita ng binata, nakita niyang huminahon si Aling Kunching. Senenyasan nito ang kanyang mga kamag-anak na umatras. Laking pasasalamat ni Luis dahil alam niyang pinakinggan ng matanda ang kahilingan. Ngunit taliwas ang naging pasya ng mag-asawang mambabarang. Kinuha nila ang pagkakataon upang tuluyang pabagsakin si Aling Kunching. Tumayo si Celso at bumunot ng patalim mula sa kanyang tagiliran. Nakita ni Luis na tumatakbo ito papunta sa kanilang direksyon. Habang nakataas ang kamay at akmang sasaksakin ang matandang nakayakap sa kanya. Dali-daling inikot ni Luis ang sarili para siya ang tamaan ng patalim. Napasigaw sa sobrang galit ang matanda. At sa isang iglap, biglang dumilim ang kalangitan
na tila nakikiayon sa bugso ng damdamin ng matandang babaylan. Hindi nagsasalita ang matanda ng mga sandaling iyon. Marahan niyang inilapag ang walang buhay na katawan ni Luis. Hindi ko akalaing ganito kalalim ang galit mo sa akin, Celso. Pero hindi ko din sasayangin ang pagbubuwis ng buhay ng apo ko. Kaya tanggapin mo ang parusang igagawad ko. Sa ngala ng kalikasan at makapangyarihang tagapaglikha! Matapos magsalita ng matanda, unti-unting nagtipon ang itim na ulap sa ibabaw ng kinakatayuan nila. Kinuha ni Mang Fernan si Luis upang dalhin sa ligtas na lugar. Isa-isa ding nagsipag-atrasan ang iba pang kamag-anak. Habang nakahiga sa kandungan ni Tatang Fernan, unti-unting nagkamalay si Luis. Nakita ng binata si Lena. Nakatitig ito sa kanya na parang nagmamakaawa. Pilit tumayo si Luis upang puntahan ng kaibigan. Hindi na nagawa pang pigilan ni Mang Fernan dahil nagulat ito sa bigla ang pagbangon ng apo. Teka, buhay si Luis! Buhay si Luis! Apo, lumayo ka! Delikado dyan! Wika ni Mang Fernan, ngunit huli na ang lahat. Niyakap ng binata si Lena. Lola, ayos lang po ako. Buhay po ako. Pakiusap, tumigil po kayo. Wika ni Luis. Natigilan ng matanda sa pag-uusal ng orasyon. Umalis ka dyan na po. Minsan ka nang napahamak sa kamay ng pamilya ng babaeng yan. Kaya huwag mo nang hayaang maulit pa. Wika ng matanda. Kung kinakailangan kong magbuwis uli ng buhay para tumigil kayo, gagawin ko. Alam niyong hindi pag-iigante ang sagot sa lahat, Lola. Huwag niyo pong pairali ng galit. Salip bigyan niyo po ng pagkakataong umira lang kapayapaan. Wika ni Luis. Unti-unting napapagtanto ng matandang babaylan na tama ang sinabi ng apo. Ibinaba nito ang tungkod at unti-unting nagliwanag ang kapaligiran. Napangiti si Luis at bumulong ng pasasalamat para sa matanda. Matapos nun ay unti-unti siyang nawalan ng malay habang yakap-yakap niya si Lena. Gagawin ko ito para sa kahilingan ng aking apo, Celso. Kaya utang niyo ang pangalawang pagkakataong ito sa kanya. Wika ng matanda, sabay talikod at lakad palayo. Sandali lang, Nanang Kunching. Wika namang Celso. Lumingon si Aling Kunching at laking gulat nito dahil nakaluhod sa harap niya ang mag-asawang mambabarang. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng kasalanang nagawa ng aming angkan. Naway magbigay ng daan ng kaganapang ito para sa pag-iiral ng kapayapaan sa ating mga angkan. At tatanawin ko pong utang na loob sa apo niyo ang pangalawang pagkakataong ito. Matapos magsalita, nilapitan nito si Celso at dinampian ng palad ang sugat nito sa likod. Napayaw ang binata ng dahil sa sakit. At nang tanggalin ni Celso ang kanyang palad ay tuluyan nang natuyo ang sugat. Patawarin mo ko iyo. Hayaan mong ang paggamot ko sa iyo ang maging daan ng pagpapakita ko ng sinseridad sa aking pagsisisi. Lena, patawarin mo ko, anak. Napangiti si Luis. Hinawakan ang braso ni Mang Celso. Ang kaganapang iyon ang nagsilbing daan para tuluyang magwakas ang alitan sa dalawang angkan. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng kapayapaan. Hindi na din bumalik ng Maynila si Luis. Pinili ng binatang manatili sa lugar upang maging katuwang ng kanyang Lolo Fernan sa lahat ng gawain. Inaral din ni Luis ang kaalaman ng kanyang Lola Kunching. At hindi nagtagal ay nagawa niya itong paganahin. Maging ang aral ng mga magulang ni Lena ay hindi niya din pinalampas. Karagdagang karunungan din ito. At kung sakaling magkaroon siya ng pagkakataong makainkwentro ng isang mambabarang, alam niya na kung ano ang dapat gawin. Kinilala si Luis bilang manggagamot sa kanilang lugar.
Nalabis namang ikinatuwa ng kanyang ama. Naging makabuluhan para sa binata ang pagdala sa kanya sa probinsya. Dahil kung hindi ito nangyari, malamang patapon na ang buhay niya. Nahanap ni Luis ang kanyang sarili at ito ay dahil sa paggagabay at pag-aaruga ni Lola Conching. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Kung maaalala nyo yung kwento nung nakaraan, si Lola Conching part to ng storya ng binyag ng aswang. At ngayon naman, itutuloy na natin yung kwento sa pagpunta doon sa naudlot na series ng Sinaglangit, yung kwento naman nila Nestor. Kaya abangan natin ang istorya, JIP. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Paalam.